Welcome back mga kabayan, nagbabalik pumuli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Todo pa rin ang suporta ng ating mga kapulisan kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala palang balak at planong huliin ng ating PNP si Tatay Digong kahit na mayroon na siyang warad na galing sa Korte. Wala din namang balak bigyan ng warad ng Korte si Tatay Digong sa kadahilan ng wala naman siyang nilabag na batas. Ito pa ang nakakatuwa, imbes na si Tatay Digong ang huhuliin, si Tamba, Kuting, Liza Smags at Trimulya ang hihimas ng rehas. Talagang nag-backfire ang mga pangyayari. Buti na lamang, deny buo ang suporta ng taong bayan at ng Philippine National Police kay Tatay Digong. Buti pa ang mga kapulisan, marunong tumanaw ng utang na loob. Para sa buong impormasyon, panoori ng buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyuang ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, "Dapat lang, Tatay Digong so vulnerable now. He doesn't need to worry about his problem. He has done enough, so much more in our country. Take care, Tatay." At sabi din naman ng isang netizen, ganyan gaguhin ng mga kongresman ng taong bayan. Sasabihin nila ang interes ng taong bayan ginawa nila pero sa totoo lang, interes nila at tinatakpan nila. Kung wala silang kabalbalan na ginagawa sa simpleng tanong na totoo bang malaki ginastos ni Speaker sa mga foreign trip niya, simpleng tanong, simpleng sagot, ngayon din sila matanong ulit, bubusalan nila ang SMNI, maggugohan pa ba tayo dito? Iisa lang goal nila, tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Panahon nyo ngayon, alalahanin nyo mga congressman, may darating pa na eleksyon, makaganti rin kami sa inyo. At sabi din naman ng isang netizen, bakit hindi sagutin ng House of Representatives ang tanong ni Ka Eric para matapos ng usapin at huwag na pahabain pa? Po natin kung ano ang tunay na definition ng underdog, okay? Kasi po mga kababayan, yung anak ni Juan Ponce Enrile, yung mga official daw na nakaupo sa pamahalaan ngayon, sila daw po ang underdog. Yung mga nag-comment po pala doon sa huling video natin, eh nandyan po sa gilid, nag-i-scroll dyan sa gilid dyan. Kaya i-comment nyo lang po yung mga punto de vista nyo dito sa issue na to, sa mga isyung tatalakayin natin ngayon. At sa susunod na video, eh makikita nyo na po ang inyong comment dyan sa gilid na yan. At pasadahan po natin ng mabilisan itong report kaugnay dito sa napabalita na anumang oras ay aarestuhin na itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tiniyak ng Philippine National Police, PNP, na hindi nila ipapatupad ang anumang warrant of arrest na ilalabas ng International Criminal Court ICC laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte kaugnay ng kanilang investigasyon sa war on drug ng dating administrasyon. Ito ang problema dito mga kababayan. Yung pasalisalita na yan, yung pabuka-buka na yan ng PNP, ng administrasyon na to, eh nakakawalan na po ng tiwala. Hindi naman mangyayari lahat ng yan, hindi naman na magkakaroon ng investigasyon na yan kung hindi po binigyang pagkakataon ng administrasyon na to na makapasok dito ang ICC. Yun po ang una dyan eh. Anong sabi ni Boying nung unang pinag-uusapan yung ICC na yan? Pwede silang pumasok dito as turista. Pero pagka nag-imbestiga sila, iba ibang usapan na yan. Ano sinabi ni Boying dati? Aarestuhin daw. Oh. Noong nagkaroon ng problema itong si VP Sara, itong si Romualdez at ang mga Duterte, pag-iisipan na daw kung babalik tayo dyan sa ICC. At itong administrasyon ni Marcos Jr., sa katauhan nitong si Maynard Gibarang, ating soldier, hayaan daw mag-imbestiga kaso hindi makikipag-cooperate ang pamahalaan dito sa ICC na yun. Tingnan nyo po yung mga maniobra nila doon sa dati nilang statement na walang jurisdiction ng ICC, hindi i-honor. Tapos maglalabas ng ganyang klaseng report yung balita na usaan sinasabi ang PNP na hindi daw ipapatupad ang anumang warrant of arrest
na ilalabas ng International Criminal Court. Yung mga ganyang klaseng paboka-boka, mahirap na pong maniwala, sa totoo lang. Kasi kung titignan lang natin yung mga previous pronouncement na itong administration na to, nitong mga official, nitong si Boeing Remulla, yan si President Bongbong Marcos, eh dapat sana po, eh hindi na nakapasok dyan yung ICC na yan at hindi na nakapag-imbestiga. Kaso mga kababayan, pinapasok, hindi ako mag-imbestiga, ngayon pinag-aaral akong babalik tayo dyan sa ICC. Ibang klase po talaga, no? Kaya maraming nagsasabi na imposibleng arestuhin, imposibleng patupad yung arrest warrant na yan na laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Lahat, karamihan po ng mga nangyayari dito sa administrasyon itong si Marcos Jr., eh imposible pero nangyayari. Imposible pero nangyayari yung 31 million na bumoto sa kanya nung nakaraang presidential election, eh 31 million po ang nabudol niya, eh kung atin titignan, imposible, di ba? Pero posible. Kaya itong mga sinasabi ng PNP na to, eh diskumpiyado po tayo diyan. Hindi po tayo masyadong sold diyan. Kumbaga, ang sinasabi nila sa mga tao, sa mainstream media, sa social media, iba naman po sa ginagawa nila. Pag nakatalikod, pagka wala nang nakaharap na lente o camera na nagre-record sa mga pinag-uusapan nila. O, yan sa People's Initiative. Ano sabi nitong si Marcos Jr.? Itigil yan, divisive yan. Ano nangyari? Ang COMELEC eh, continuous lang sa pag-receive noong mga panahon na yon, at continuous lang itong mga tao na promotor dyan sa pangangalap ng pirma na yan sa patuloy na pagkalap ng pirma para dito sa People's Initiative. Pero anong sabi ni Marcos Jr.? Itigil niya yan, divisive yan, ha? Pero ginawa po ba ng mga taong nasa ilalim nitong si Marcos Jr.? Ang kanyang sinabi na divisive at itigil yung People's Initiative. Hindi naman, di ba? Ngayon, anong magiging basihan natin para maniwala tayo dito sa boka-boka ng PNP na yan? Eh, dapat po talaga mapagbantay tayo ngayong mga panahon na to, dahil iba yung mga sinasabi sa ginagawa ng mga opisyal natin sa pamahalaan. Ngayon naman po mga kababayan, dumako po tayo. By the way, meron palang good news. Ha? Oh, mamaya na po natin na pasadahan yung good news na yun. Ngayon naman po mga kababayan, pag titingnan natin kung ano nga ba ang definition ng underdog. Ito kasing anak nitong si Juan Ponce Enrile. Hindi po natin alam itong si Katrina Ponce Enrile, eh ano po ang nararamdaman niya sa katawan niya, no? Yung mga official daw ng pamahalaan, sila daw po ang underdog. Ayan, alimbawa na lang, itong si Romualdez. Ito daw po ang underdog, ha? Sila daw po ang underdog. Martin Romualdez, Speaker of the House. Billionaire businessman. First cousin to the president. Teka lang. Underdog. Pagka tinanong po yung tao na yan, yung si Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng kanyang travel expenses, eh kagaya ng nangyari dito kay Ka Eric, pinatawag sa House of Representatives at pinakulong, na contempt sila doon sa House of Representatives dahil sa pagtatanong dito sa underdog na to. Ang underdog po ngayon, eh pagka binanatan, naglalabas ng manifesto o resolution para magpakita ng support dito sa underdog na to. Ang underdog po ngayon, eh ganito po ang nangyayari sa prangkisa ng SMNI. Pinag-uusapan kung ano ang magiging kapalaran ng ISM. Yan po ang definition ng underdog. Yan po ang definition. Underdog, merong control sa sandamakmak na pondo ng pamahalaan. Underdog. Underdog, merong 2 billion na mahigit na travel fund sa kanilang pondo. Underdog. Underdog po, yung kanilang ginagawa dyan sa House of Representatives na paggasta sa mga pera, liquidation by certification. Underdog. Merong extraordinary expenses. Underdog. Yan po ang definition ng underdog ngayong mga panahon na to. Sila daw po yung tunay na underdog. Kaya dapat intindihin natin, makiisa tayo dito sa mga politiko na to. Ayun ako po mga kababayan, dumako na po tayo dito sa pagsopla
pagsagot nitong si Sir Jason sa dito sa napakayabang bata pa lang crocodile na paano pa pagka lumaki to? Paano pa pagka nagkaroon ng mataas na posisyon to sa pamahalaan? Pero sigurado tayo hindi magiging senador tong si Rodrigo Gutierrez. Ngayon pala, baka gusto maging deputy speaker kagaya nito si Suarez. Kaya, oy, Gutierrez, baka gusto niya rin po maging deputy speaker, kaya yung pag-iipal niya sa mga hearing at yung angas niya, hindi nawawala eh. Hindi nawawala yung angas itong bata na to. Pakinggan po natin, nuknukan ng kayabangan at kaipalan, One Rider Party List, Rodrigo Gutierrez. Pakinggan po natin itong bata na to. Perhaps the council. Yes, Mr. Chair. Mm. Mr. Chair, we filed angas po, no? Angas, when angas. The NTC issued a 30-day suspension against SMNI, preventive suspension, the first 30 days, we filed a petition for certiorari, prohibition mandamus, and prayer for TRO with the Court of Appeals. But the Court of Appeals denied it on the ground that we failed to file a motion for reconsideration. So it was denied not based on merits. So again, the NTC suspended again for give us indefinite suspension. There's no date how many days. So this time, we filed a motion for reconsideration and now pending with the NTC. So that is the status with respect to the NTC. But I'd like to put on record that we filed a, before this development, Mr. Chair, we filed a motion for bill of particulars because the order of NTC is not clarified what are our violations, but it was also denied. We also... Yun po ang problema sa NTC, hindi clear ha, basta sinuspendi lang sila, walang binigay. Eh, na-pressure sila dito sa mga crocodile na to eh. Filed a motion for inhibition because they are also the complainant, so we can expect them to... Mr. Chair, thank you. Just doon lang po, the light. Nakno ka ng kabastusan, di pa tapos itong si Attorney Mark Ross. Siyempre, hindi yan eh, hindi niya naririnig yung gusto niyang marinig. Ganyan yung mga congressman. Ito po. Hindi naman lahat, mayroong matitino dyan. No? Thank you very much, Attorney Tutino. So, Mr. Chair, isinan natin, let's be very brief. Okay, so the Court of Appeals was indeed regarding that proceeding. There was already that filed before the CA and it was denied for failure to file the MR. Mr. Chair, the good attorney mentioned earlier that there was an MR filed. We also filed a motion for reconsideration. After the fact? No, to the order. To the order giving the order issued by the NTC giving indefinite suspension for the operation of SMNI. Okay, but there was no MR during the initial 30-day suspension? No MR. We go no directly MR. To the Court of Appeals. Okay, so yun yung issue po natin. Due process was afforded, but they skipped it. In fact, I believe the wording of the CA was that the SMNI cannot arrogate upon itself the decision of whether or not an MR is required. Is that correct, Mr. Chair? That was part of the 5-page resolution. Mr. Chair, we failed. We did not file an MR because we believe that the case of SMNI is part of the exception. Because time is of the essence because they, as an NTC, immediately suspended us without giving us an opportunity to explain. Correct. Mr. Chair, and the CA disagree. Wala mang show cause order na magpaliwanag dito sa NTC. Rektang suspension na nangyari. Kaya hindi na sila nagpunta doon. No? And deny. And the CA said that, no, you need to file an MR first. So, yun nga po. Na-deny po ng CA. But lang. So based, I think but this is a merit, Mr. Chair. Not based on merit. And exactly, Mr. Chair, I think that is vital because SMNI is now harping on due process. But it seems that they are not following the procedures that are being offered, whether it's under this Congress, whether it's by the NTC. They are, I really, that word really struck me from the CA. They are arrogating talaga upon the... Ito, kinukuha niyang style natin eh. Wala namang COVID pero naka-face mask pa rin siya. Yung mga naka-face mask yan, ayaw nilang pakita yung pagmumukha nila sa ano, sa hearing. Themselves, their own interpretation of all of these rules and whatnot. So, Mr. Chair, with that, I want to go now to, kasi like I mentioned earlier, this bill was supposed to be on the legality. But I am surprised to see that nangyayari pa rin yung mga issues natin in Section 4 and 7. Correct. Mr. Chair, may we ask now, how does SMNI treat production of their shows? I know we touched on this very briefly. Is there a separate corporation that deals with production? Perhaps we can ask yung sa operations po nila, Mr. Chair. Operations. Mr. Chair, there is none. All production is done by ano po?
lahat meron... po ng productions ng programa ay produced po ng SMNI. Mr. Chair, their all production is made done by SMNI. Correct. It's so, not a co-prod. It is studio produced or yes. So all provisions of their franchise would necessarily apply to what they do as a production company. Is that yes. correct, Mr. Chair? So, Mr. Chair, how now do we differentiate between the two? Because I believe a while ago, their consultant was saying na whatever it is that we're commenting here would not apply to productions they've made because it's in YouTube. Tama ba, Mr. Chair? May we ask the consultant, Mr. Sonsa? Jay Sonsa. Yes, Mr. Chair. What's the question? Yes, Mr. Chair, you mentioned earlier, upon prodding by one of our colleagues here, regarding the production of Mr. Celis, the video that was posted in that issue. Mm. And the defense that you posited was that you have no hand on that because it is not free TV. Is that correct, Mr. Chair? My statement, if I may recall correctly, Mr. Chair, is insofar as violation of the franchise with respect to free TV, whether it's radio or television, we have not violated any transmission procedures. Mr. Chair, so you're mentioning transmission procedure to highlight the fact that you have not violated the suspension order, correct? Yeah. That is the crux of your statement. And the CDO, the suspension and the CDO. You're talking about you are relying on YouTube to go around the issue of the suspension order. But the question, Mr. Chair, is that when it comes to production, is it not a shared responsibility? It's not even shared. It is the responsibility of SMNI under their franchise. Because as you mentioned, there's no separate corporation for production. Ah, okay. Ang gusto mangyari nito, dahil suspendido, pati yung mga social media itigil na. Ganun ba yun? Yes. So whether or not it is aired, I understand, Mr. Chair, honestly, that tama po yung sinasabi niya. Because it is through YouTube, there is no transgression of the cease and desist order. But regarding the sections 4 and 7 on the substance of the production, it is something that has been skirted all day long, Mr. Chair. Kasi po tinatanong po natin dito, as succinctly pointed out by the Honorable Dasa. Okay, gusto talaga nilang i-paralyze ang SMNI. Pati yung mga social media platforms, kini-question na, kung suspendido yung production nyo, dapat hindi rin kayo pwedeng, wala kayong ma-produce na kung anong klaseng content ba niyan. Ayun ang gusto nilang mangyari. Iba if it wasn't talaga. Free to air, where would they draw the line? Because apparently, if you take it out, if the NTC suspends it, wala na po dun, they feel that, and they are still producing po, no? They are not airing it, but they are producing the content, that there is no need to draw any line. Because after all, do a crime, they'll just file a case after. I think, Mr. Chair, that is our problem here. The way by which Suara Sug goes about their business, it really shows... Abangan nyo na po, next deputy speaker na yan si ano, ni si One Rider Party. Abang-abang lang po kayo kahit baguhan dyan sa kongreso yan, talaga nagpapakitang gila siya at next in line na siya kay Suarez. Impunity, perhaps? It's a culture of impunity, a culture of walang pakialam, anything goes. So that's why, Mr. Chair, I think, and I hope this persuades my fellow members here, that this is an obligation that we have as members of Congress. This is, ito na po yung public interest, common good, general welfare portion that is being... Anong common good? Interest ilang na sinusulong dyan sa pagtinig na yan para sa mga kababayan natin nanonood dito sa PNP. Referred to by the Constitution. That, again, I will cite it again, neither any franchise or right be granted except under the condition that it shall be subject to amendment, alteration, or repeal by Congress when the common good so requires. They are skirting provisions on the NTC. They are focused... Excited na tayo pagka napunta na sa Senado itong usapin na to. Pagka sinubukan na nitong mga congressman na to, talagang lahat na lang po magbabanggaan eh. Lahat na lang, yung mga senador, meron na naglabas ng kanilang salubin na hindi nila pahayaan na tanggalan ng prangkisa itong SMNI. Kaya... Ano tayo dito? Excited tayo kung anong magiging tugon ng Senado dito sa mga pinagsasabi nito mga Congress. Focusing only on, they have no more obligations kasi hindi na to on-air. They're focusing on YouTube.
But yet this ano na lang to, kung sakaling hindi to mag-ano sa Senado, mayroong pumalag diyan sa mga senador, sa mga sa kung sakaling tanggalan man ng prangkisa ang SM Night. Tingnan po natin kung ano yung mga magiging development dito sa issue na to, sa mga susunod na panahon. Abangan po natin to, napakaganda po nito. Kasi tingnan natin kung talagang papalag at kakana yung ibang mga senador na nagsasabi na suportado nila ang SM Night. Still go about doing the same things. Mr. Chair, can we By the way, tayo dito, hindi naman sa ano, eh doon lang naman tayo sa tama at nakikita natin tama at sa mga sinasabi ng mga kababayan natin dito sa PH update. Ang sa atin dito mga kababayan, napakasimple lang po. Nag-ugat ang lahat ng investigasyon o kung anong klaseng ano 'yan doon sa pagtatanong ni Kairi. For short, ang nangyari dito ang dating para sa ating mga kababayan paghihiganti sa pagtatanong ni Kairi. Kaya ngayon pati prangkisa sinisisi. Yun lang naman yun. Maybe ask the chief of operations again. They are aware that since Warasug is not a separate corporation, they are bound by sections 4 and 7 of the franchise. Yes, Chair. Yes, Mr. Chair. And they also understand that under sections 4 and 7, they have the duty, self-regulated duty actually, to provide balanced programming. Yes, pa. So how do we now reconcile that responsibility to the public of giving balanced programming, avoiding fake news, avoiding red tagging. I mean, what is being done now? Mr. Chair, may I ask? Okay, one more. We mentioned during the last hearing, they mentioned that there is now an ethics committee or what do you call that? What is your grievance committee, po? The question is directed to the chief of operations. Yes, pa. Yes, pa. Ano po yun? What is the committee that you have Ethics formed? Ethics and Grievance Committee. Ethics and Grievance Committee. So when it is not on free-to-air TV, does it not apply to the producer? Because I remember the other board member mentioned, member of the board mentioned that whether this is on air, no, lahat ng ginagawa nila sa programa would be at the end of the day subject to a report. Of which supposedly this Ethics and Grievance Committee would deliberate. Is that correct, Mr. Chair? Yes, pa. And this, despite being on YouTube, should have gone through the Ethics and Grievance Committee. Is that correct, Mr. Chair? It would definitely go through that after this hearing. No, after this hearing? Mr. Chair, may... Uy, ano, shout out pala kay DDS Pinoy. Pinoy ako. 6464. Lagi po yan eh. Suki po natin yan dyan. May I ask my good colleague, the Honorable Manuel, ano po yung date nung video that they... January 9, 2024. January 9. It is now February 7. Bakit ngayon lang po? Isn't it supposed to be the whole purpose of a production report is that the moment that that was produced, it will be reviewed by your committee subject to action. Bakit ngayon pa lang po? Just because ngayon lang nakita? Shout out kay Ma'am Juvenesia Pandurovic. Shout out po, siya po yung isa sa mga member nating active dito sa comment section. Mr. Chairman, we haven't received complaints with regards to broadcast. Mr. Chair, I think the whole point of the committee is to avoid complaints po, no? That's why you have your ano dito eh, bottom line dito, talagang itong mga congressman na to, eh talagang lalo na yung mga maiingay dito, yung mga gusto maging deputy speaker. Gusto ko talagang matanggal yung ano ninyo. Kaya kahit yung prangkisa ng SMN, kaya kahit na anong gawin nyo pong paliwanag dyan, ano na lang, ayaan nyo na lang sila. Ito kay Attorney Mark, no? Kahit na mga anong paliwanag nyo, pagka hindi ayon dun sa mga narrative na gusto nilang takbuhan ng usapan, babarahin at babarahin po kayo ng mga congressman yan. Kaya, ayaan nyo na lang po siguro, no? Kasi, imagine, hindi kasi matatapos yan, sa totoo lang. No, hindi matatapos yan, sa totoo lang. Hindi po titigil yung mga yan. Hindi po titigil yung mga congressman na yan. Siguro yan ang instruction sa... Imagine pati NTC, sinuspend yung operasyon ng SMNI. Wala mang showcase, wala mang pagpapaliwanag. Ibig sabihin, talagang tinatrabaho na ang SMNI. Yun lang po ang ating nakikita dito. Kaya tingnan na lang natin.
kayo po mga kababayan, anong masasabi niyo dito? Sa napanood niyong video mga kababayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. Siyempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!